eksena niyo, what do you think is the most difficult eksena na ginawa ninyo? Kasi napag-usapan before, yung ano eh, yung Asian position, di ba? So ngayon ba yun pa din? Or parang nung napanood niyo, ano yung nakita niyo na pinakamahirap yung ginawa? I think the hardest part was watching it. I think, to be honest. I think honestly, it was really harder for me to watch it rather than doing it, because when you're doing it and you're thinking that it's work, aside from the moment, you know, you try to put your emotions in, but yeah, I don't know. For me, it was really watching it. How about you? Aside dun sa ano Asian position, siguro nga yung sariling ano natin scene, yung nagsasabi tayo yung sa video call. Yeah. Yun. Yeah, naalala ko pa nung time na yun, sabi ni Marco, "Hoy Rosa, itulungan mo ako mamaya ah." Sabi niya, baka kasi yung magsasabi ng lines mo yun yung maiisip ko habang ginagawa ko yung scene. So nung time na yun, sabi ko, okay, pwede naman yan. So sino nagbato ng lines? Si Dennis. So siya yung naisip mo lang. So yun mo. Thank you. Congratulations. Thank you. Congrats, Gina. May moment ka rin dito. Thank you po. Next question will be coming from Bernard Santos of My Movie World. Hello. Good evening. My question is for the two, no? Kay na Rosa, kay Marco. In doing the intimate scenes, paano nyo naalis yung inhibition nyo sa sarili nyo and para maging comfortable kayo sa isa't isa? I mean, just a couple of glasses of wine does the trick, you know? No, but a lot of workshop. We did how many sessions? Five? Six? Yeah, we did five or six sessions, and previously then we knew each other, so I don't know. I think, to be honest, she was more the one throwing herself out and talking to me more, because I feel, right? Am I wrong? No? Yeah, I mean, yeah. I think she was really the one breaking the ice, and it turns out to be, you know, good, actually. And the movie, it turned, you know, the camp, yeah. Okay, I'm just... Yep. Got in the loop. Alright. Siguro ano, siguro, kasi noong time na nagsushoot kami, pag nakikita namin sina Direk and yung mga prod, na sobrang, alam mo yun, binibigay nila yung 100% nila habang nagsushoot kami. So parang, ang bigat eh. Ang bigat pag hindi na namin ginawa pa ng maayos yung eksena. So, ayun, feeling ko nandun kami sa ano momentum nung ano nung shoot. Talagang every pag nagte-take kami in character kami dalawa. So, yun, and siguro yung pangungulit ko minsan kay Marco kasi si Marco minsan seryoso, ganyan. Mga random kulit ko lang sa kanya, siguro nakakatulong. Yun po. Okay, thank you and congrats. Thank you very much. That was Bernard Santos of My Movie World. Ang reaction mo ngayon na pinapanood mo sa malaking screen ang produkto ng ginawa mo, including all those sexy scenes, etc., etc. Kinabahan ka ba o nailang? Well, actually po, first movie na solo ko na pinanood ko sa screen. Ah. So, first time ko talaga to. Kaya yung kaba ko as in, at the same time, genre pa parang, di ba, sexy talaga. Pero yun nga, chinat ko nga kahapon si Marco. Sabi ko, Marco, papanoorin ko na ba? Or doon lang sa screen, kasi baka hindi ko kayanin. Sabi niya, ano ba? Di na lang natin panoorin. Pero pinanood ko na kasi, yun nga, since first time ko talaga, kaya baka ano, para maano ko na yung pakiramdam ko. So ayun, sobrang happy ako and thankful. Happy and shocked. Shocked ako. Pero mukhang na-enjoy niyo naman. Na-enjoy niyo po ba? Sana lang gustuhan niyo yung movie. Ayun po. Thank you so much. Follow up ko sa'yo. Doon kasi sa movie, mayroong issue tungkol sa hindi natin tanggap yung personality mo or yung ganda mo. Sa personal na buhay ba, dumaan ka sa ganung
point na hindi ka gandang-ganda sa sarili mo, na wala kang self-confidence, na wala ka ng self-esteem dahil sa itsura mo? Well, opo. Especially nung nagsistart ako. Kasi that time, medyo bata pa ako. So parang mas... Ilang years ago yun? Nung mga, ano po, nag-start ako as pop girls. Nung mga 13 years old. And you are now? 26. Yun, kasi that time, syempre nung nag-start ka, medyo mahirap talaga pumasok sa industry. Lalo na po before, ha? Hindi po katulad ngayon na medyo kahit papaano, mabilis. So dati parang, yun, dami kong iniisip kung magsistop na ba ako or ano bang kulang sa akin. Parang everyday, lagi akong meron pinaprove sa sarili ko na ano pa ba ang kulang. Actually, dumating nga ako sa point na before na talagang pumunta pa ako ng Viva kay na boss na parang nasabi ko na talaga yung ganung part sa buhay ko na ano pa bang kulang, ano pa ba yung mali na parang... Kasi may mga ganun eh, syempre tayo hindi naman most of the time na malakas yung loob natin na parang pag nireject tayo, okay lang. So pag sunod-sunod kasi medyo mabigat talaga. So naramdaman ko din naman yung ganung feeling na sa buhay ko. I think lahat naman ata tayo nakaka-feel ng ganun. So after tonight, yung 13 years ng journey mo bilang artista ay masasabi mong worth it naman? Well, yes po. Especially sa movie na to. Parang lalabas ko na 100%. Hindi naman. Alam ko meron pang ilalabas pero talagang binigay ko yung best ko po dito sa movie na to. Especially, gusto ko din naman na ipaglaban yung mga work na ganito, yung katulad kay Salome. Camp girl. Oo. So, yun po. Congrats at ang galing mo. Thank you. May naalala akong line sa movie na parang sinabi niyo sa mother and si Rob na scene na parang that job, cam girls is like a dirty job, parang maruming trabaho, sinabi ni Dolly dun sa eksena. So gusto ko lang malaman, since si Rob and si Marco gave life to the role of a cam girl and ikaw being the client. So sa sariling pananaw niyo, is it really a dirty job? Kasi medyo, it's a cross eh, di ba? Between the, you earn money and then at the same time, you're exposing your body to it sa internet. For me, hindi. Kasi parang, since kami artists ngayon, kapag iniisip namin ganun, parang ganun din kami. I mean, parang edi dirty din kasi syempre kami parang nagpo-portray kami ng character. Eh, ibig sabihin parang ganun din. Sa akin kasi ano, hindi ko siya nakikita ganun. Well, open kasi ako, open-minded ako sa mga ganung klaseng bagay. May mga iba't iba tayong opinion sa mga bawat sitwasyon. And ako naman, open ako sa ganun. So kung, for me, kung saan ka lang talaga komportable, kung saan bagay ka pasaya, and alam mo yun, kung hindi ka naman nakakaano ng ibang tao, well, yun nga, sa country lang talaga natin kasi yung medyo hindi pa talaga okay. Pero sana dumating tayo sa point na maging okay na. And yun, for me, hindi ko siya nakikita masama talaga. Or hindi ko ina-encourage lahat, ha? Kasi especially sa Facebook din na every time na pinapromote ko din, ang daming nagko-comment na sa akin ng gano'n na parang dahil ako yung gumana, parang ina-encourage ko. Hindi, di ba? Hindi siya okay na para sa lahat gawin to. Pero yun yung kung saan ka masaya, kung okay ka dito, walang, parang hindi ka, wala sa pilitan. Importante, masaya ka, komportable ka. Hindi mo kailangan pilitin yung mga bagay. So yun po. Okay, thank you. May isang follow-up lang ako. If you have a relationship, like kung may boyfriend ka halimbawa, and your boyfriend watches cam girls on internet, is it okay with you? Siguro kasama ko. Kasi parang iba yung feeling pag siya lang mag-isa. Baka mamaya napunta siya sa kainitan ng kanyang katawan kung ano-ano. Diba? Parang sinselosa pa akong tao. Parang baka iba yung dating sa akin. So siguro kasama ko, okay lang. Okay. Kasi... sabay tayo. Okay, thank you. How about you, Marco? I don't know. I think dirty is a judgment. To me, dirty is people who kill people.
not someone that puts food on the table. You know what I mean? Yeah. I didn't really have much of a judgment before on it because it didn't really affect me. But then I saw a couple of friends actually too. One is in the States, one is in Italy, and they started like, you know, doing OnlyFans and stuff like that. And I'm telling you, man, I'm like this close. I'm like this close because I'm just saying, like, they earn a lot. They have their own schedule and time. And I'm telling you, I don't know about you, but it's like one of the happiest people I know because they really are in control of everything, of what they're doing, of what they're earning, of what they're posting, of what is seen of them. So honestly, if it really helps you all, I don't think it should be called dirty. We're in the 21st century. We gotta move on from these prejudgment, because honestly, that's why we're not growing, because we still have these prejudgment. If we just open our minds a little, then a lot could change. Okay, thank you, Margo. That's a nice answer. Okay, Direk Antoinette, I just want to know, Direk, if you share the same belief ba with Direk Dan, that to discriminalize a sex worker. Okay, thank you, pa. Thank you. Good luck sa movie.